Ayan, hello Pat, andyan ka na rin pala. Ayan, Pati. Ayan. So again, ito po yung ating monthly meeting, no? As we prepare for 2022, ngayong particularly ngayong month of January po sa usapin po ng ating pong small group campaign. So in-invite po natin si Brother Louis, no? Isa po siya sa gusto po nating ma-train, no, sa ating pong small group ministry. Okay? Sa ating pong disciple making campaign, ano? Praise God. Praise God. Okay. So tuloy pa rin po yung mga participants po natin sa ating pong mga small group. Sila po din, ano, at yung mga in-expand po natin, yun pa rin po yun. Wala po muna tayong pagbabago, no? Sila-sila pa rin po yun. At gusto lang po natin mag-resume this sa January. Okay. So, let me share my screen to you para po makita po natin yung pag-usapan po natin. Patuloy nating i-review, ano, yung ating strategy sa usapin ng pag-produce ng disciple o yung pag-aalagad, yung disciple making, no? Tandaan natin ito, mga small group leaders, no? Yung paraan ng ating pag-produce ng disciple, kinakailangan meron tayong established na strategy, at itong established at na strategy natin ay tinatawag nating true sequential small group pathway to produce disciple. Okay? So, take note yung salitang sequential. Di ba? So, ang ating paraan upang makapag-produce ang disciple, meron tayong established strategy. Ang tawag natin ay sequential small group pathway to produce disciple. So take note, sequential small group pathway, no? Pag sinabi mong sequential, yung matututunan mo ang isang bagay na siya ay in order. So to understand a concept in order, di ba? Ibig sabihin, halimbawa, ipagpalagay na natin meron tatlong levels yung isang konsepto para matutunan mo. So you have to start at level 1. Pagka naintindihan mo na yung level 1, dun ka palang tutungo sa level 2. Sequential nga, di ba? When you understand level 2, that's the time you will proceed to level 3. Gets po natin, di ba? So that's sequential learning. Di ba? Hindi pwedeng tatalon ka sa level 3, hindi mo inuunawa yung level 1, o kaya magsisimula ka sa level 2, babalik ka sa level 1. In order nga eh, from level 1, then, pag naunawaan mo, aangat ka sa level 2. Pag naunawaan mo, aangat ka sa level 3. That's sequential learning. No? Sa pag-produce ng disciple, kailangan meron tayo ding ganong konsepto. Sequential learning. Okay, meron tayong mga pathway, sequentially arranged, na kailangan mong daanan from first up to the last. Kuha po natin. That's sequential. No? So, ibig sabihin, meron tayong mga, ang ating mga small group, ang siyang ating daan para tayo maalagad, para tayo maging disciple. At hindi yon random, hindi yon mix up, di ba? Yun ay meron tayong tinatawag na small group, meron tayong naka-sequence yung mga small group natin na yun. Okay? So kailangan ma-review natin ito. Kasi kayo yung mga small group leaders na mga volunteer small group leaders, you have to understand yung konsepto. So, take note ha, ano ang ating established strategy para tayo makapag-alagad o makapag-produce ng disipulo ng Panginoon? Meron tayong sequential small group pathway. Okay, so ano-ano yun? Tingnan natin. Okay, so we're very familiar dito. Tinuturo ko na sa inyo yan paulit-ulit, di ba?
in the sequential small group pathway, ano yung unang small group? Chair 1, ang tawag natin come and see, di ba? Familiar kayo dyan. Tapos, anong susunod? Follow me, chair 2. So, sequence, ha? Ibig sabihin, hindi ka maaaring mag-start sa chair 2, follow me. Hindi ka naman dumaan sa chair 1, come and see. Again, sequential small group pathway. Again, this is just a review, no? And then, pagkatapos nun, ang susunod na sequence in the pathway to produce disciple ay chair 3 na, di ba? Fish for men. Okay. At pag natapos ka doon, the final small group on that sequence, yung chair 4, go and bear fruit. Okay, ulitin natin, ano? Sabi natin, sequential, may sequence, in order. So, ang pasok mo, punta ka sa small group, come and see, chair 1. Kapag ikaw ay okay na dito, gagraduate ka na, sequential, tutungo ka na sa follow me, chair 2. Again, hindi ka pwedeng mag-start sa follow me, chair 2 without graduating from come and see chair 1. After ng chair 2 follow me, hindi ka naman pwedeng mag-stay dyan. Sequential nga, you go to the next level. Chair 3, fish for men. At pagka na master mo na ito, naalagad ka na dito, nag-graduate ka na dito, doon ka tutungo sa chair 4 na go and barefoot. So again, sequential. You start with chair 1, come and see. Pag na-master mo na yon, nag-graduate ka doon, you proceed to the follow me chair 2. Pag na-master mo na yan, nag-graduate ka na, you proceed to the fish for men chair 3. At pagkatapos, na-master mo yan, you proceed to the last sequence. Go and barefoot chair 4. So chair 1, 2, 3, and 4. Ngayon, in our context, doon sa mga small group natin ngayon, at least we have 8 small groups, no? Dalawa-dalawa from YA, YP, men's, women's, no? More or less, tina-target natin yung follow me to fish for men. From chair 2 to chair 3, yun ang target natin. Okay, yun ang target natin. Yun ang ating konteksto ngayon. siguro, pag-uusapan natin yan, on the next, let's say, half of the year, dapat nandito na kayo sa master na natin yung 2 papunta ng 3. Tapos makapag-open tayo, yung mga small groups natin, makapag-open tayo ng come and see chair 1. Parang yun yung starting point ng pag-reproduce natin ng mga disciple. So again, meron tayong small group ngayon. In the sequence, nandoon tayo sa follow me, chair 2, papuntang fish for men, chair 3. So our goal, ma-master natin hanggang 3, tapos alongside, makapag-start tayo ng come and see. Tayo, yung mga small group natin, halimbawa, men's, makapag-start ng come and see niya. Women's, makapag-start ng come and see chair 1. YA, YP, makapag-start ng come and see chair 1. So, keep track dun sa mga goal and plan natin for the next 6 months. Yun yung gusto natin mangyari. Okay. Ngayon, dito sa come and see chair 1, in the first sequence, ang usapin dito, ito ay open group. Ibig sabihin, particularly yung mga non-Christian, mga unbeliever friends and relatives natin, open ito, sila yung pwede nating i-invite dito sa come and see chair 1 small group. No? Kahit na nag-start na itong come and see small group ninyo, pwede pa rin kayo mag-invite kasi nga open group siya. Ngayon, ang task natin dito sa come and see is winning for Christ. Ibig sabihin, gusto mong madala, maakay, upang makakilala sa Panginoon ang isang kaibigan at kamag-anak mo. Yun ang assignment, yun ang takdain, yun ang trabaho natin pagka dito sa chair 1 come and see. Nakuha natin? So, sequence to, no? Ngayon, ipagpalagay na natin, pagdating mo naman sa follow me, chair 2,
in this sequence, hindi na ang usapin na dito, ang trabaho na natin dito ay i-build up yung habit, no? To build up the habit ng mga new believers or new converts, okay? Para matuto sila sa Christian living. At ito, close group na ito, kasi purely mga new converts, new believers na ito. Or pwede ding old believers, so mga believers na ito. Once na nag-start na yung follow me mo, hindi ka na pwedeng magdagdag kasi kailangan makagraduate na muna sila. Close group na kasi siya. Okay? So, ikumpara natin, ano? Come and see, ang trabaho natin, akayin, dalhin natin sa Panginoon ang mga tao. Hindi pa mga Christian, hindi pa mga believer. Open group. Pagdating mo sa follow me, chair 2, iba na ito. Ang trabaho mo na dito, yung mga naakay mo sa Panginoon, eh gusto mo na silang i-build up dun sa mga Christian living. Halimbawa ng mga Christian living, paano mag-pray, paano magbasa ng Bible, paano dumalo ng gawain, ganyan, paano lumakad sa spirit, etc., etc. Okay. Pagdating mo ng peace for men, in this sequence, iba na naman ang trabaho mo na. Okay, ang trabaho mo na dito, ang trabaho na natin dito, ang ministry natin dito is to equip for the gifts of Christian service. Close group na naman to. Kasi dito, mga level up na ng mga believer ito, mga graduate na sila ng follow me chair 2. Right? So, iba na ang trabaho natin dito. Sinasanay na natin sila sa kani-kanilang mga kaloob at kakayanan upang sila ay mag-start na mag-serve kay God. Kita nyo? So, you begin to compare, come and see, iba ng task, follow me, iba ng task, pagdating sa chair 3, iba ng task. So, pa-level up ng pa-level up. Di ba? Sa come and see, gusto mo siyang makakilala sa Panginoon. Pagdating sa follow me, tuturuan mo na siya ng Christian living. Pagdating sa chair 3, fish for men, tuturuan mo na siya, isasanayin mo na siya paano siya mag-serve together with you. Pagdating ng go bear fruit, iba na naman ang tatrabahuhin natin dito. We're going to help them to be sent out para mag-alagad naman din sila. Again, close group ulit ito. Ibig sabihin, pang chair 4 discipleship lang ito. Hindi pwedeng mag-mix up. Ito na, dito na sa puntong ito, itutulak mo na siya, isusugo mo na siya para siya naman ay maghanap ng kanyang, mag-iaalagad niya. Makapag-start naman siya ng kanyang small group na for evangelism. Alright? So nakikita ninyo, no? So kaya nga sequence eh. There must be a sequence. So ang entry point, come and see chair 1, he or she must be one in Christ. After that, susunod na level, chair 2, follow me, he or she must be built up for Christian living. After that, chair 3, fish for men, he or she must be equipped for Christian service. And chair 4, go bear fruit, he or she must be sent out to reach other for Christ, to disciple other for Christ. Ano? So, yung red mark na mga nakikita ninyo dyan, yan yung mga task o trabaho o gawain sa bawat sequence of the pathway. Okay, of the small group. Now, sa chair 1, ang nais mo, ang transformational indicator mo o output mo, gusto mo yung mga disciple dito at the end of the day magiging silang genuine baptized believer of Jesus. Mga totoo na bautismuhang sumasampalataya sa Panginoong Hesus. So this is your output, this is your indicator. At the end of the day, pag sinukat mo, uy, nagpabaptize sa tubig, talagang nag-surrender na to, talagang tinanggap na nito si Jesus. Ito kasi yung nais mong picture ng isang disciple. True, kaya ang trabaho mo dito kasi is winning for Christ. Parating sa follow me, the picture of your disciple, he or she is now growing in Christ-likeness as a follower of Christ and actively connected sa church. So, ito yung indicator, ito yung output, ito yung picture mo na at the end of the day, ito yung gusto mong mangyari dun sa
dinidisciple mo. Di ba? So, dito, believer na siya ni Jesus. That's your output. Parating dito, believer and follower na siya ni Jesus. Yan na yung output mo. After that, parating sa chair 3 fish for men, guys, ang picture and output na gusto mong ma-achieve sa dinidisciple mo, siya ay equip and engaging worker of the Lord for evangelism and ministry. Okay? So, kung idadagdag mo, believer na siya, follower na siya, worker na siya. At panguli, ito ulit yung picture, output, a kind of disciple that you would like to raise up. Pagdating mo sa chair 4, siya ay mentor, disciple, maker of the Lord for the movement of disciple who make disciple. Nag-aalagad na siya. So in other words, ang isang inalagad mo using the sequential small group pathway, you will be able to produce a believer, a follower, a worker, and a disciple maker. Kasi, in the context of the Lord, pag sinabi mong ikaw ay disipulo, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, at ikaw ay nag-aalagad. Kasi yun ang perfect definition ng isang disciple. Believer, follower, worker, and a disciple maker. So to produce that kind of disciple, there must be sequential small group pathway. So it's a review. Okay, now, tingnan mo to, no? Tingnan nyo to. So in our context, ang target natin, yung 2 and 3 chair. Chair 2 and 3, di ba? So in other words, gusto natin magita yung follower and worker of the Lord for the next 6 months. Magita yung follower and worker of the Lord for the next 6 months. So, babaybayin natin yung chair 2 and 3 matapos natin. Alongside, after that, alongside, makapag-start naman kayo ng mga winning for Christ or come and see small group. Kung saan, you would like na makapag-akay, makadala ng mga magiging new believer, new convert ng ating Panginoon. So, kailangan ma-master ninyo, ma-perfect ninyo to. So, ito yung ating recipe to produce disciple. Ito yung tinatawag nating sequential small group pathway. Okay. Stop share muna ako. Okay, baka meron kayong question? Naintindihan po ba natin? Okay. Nag-stop share muna ako. Baka meron kayong question? Naintindihan po ba natin? Okay. Sige nga po. Ano po ang ilang chair ang kailangan po natin sa sequence? How many chair? Sige po, open kayo ng mic. Four. Ano-ano po yon? Ano po yung chair 1? Ano pong tawag natin? Amency. Chair 2. Amency. Chair 2. Follow me. Follow me. Chair 3, ano pong tawag? Fish for men. Chair 4? Bow and barefoot. Ayan. Naintindihan niyo po ba kung bakit tinatawag nating sequential? Sino po ang magaling mag-English dyan? O magpaliwanag kahit sa Tagalog. Ano pong ibig sabihin ng sequential? Ano po, Pastor? Yes, Brother Louis. Yung sunod-sunod po. Sunod-sunod. Kumbaga, kung nag-aaral ka mag-basketball, kung nagsisimula ka lang sa mga sport, kailangan umpisa mo sa umpisa hanggang sa ma-perfect mo siya. Basic muna, tapos makakarating ng advanced. Basic muna. O kaya parang sa pag-aaral, elementary, junior, high school. Ganun din po. College. Elementary, high school, college. Ayan. Okay. Tatanayin ko ulit kayo. Kung
anong chair yung gusto mong i-equip upang mahanda sa paglilingkod ang isang dinidisciple mo? Anong chair yon? 1, 2, 3, 4. Chair trees. Ang galing, ha? E kung ang target mo ay hindi pa mga Christian, anong small group po ang tawag doon? One. E pagka isi-send out mo na siya para mag-disciple, anong chair po yun? Four. Praise the Lord. Ang gagaling, ang gagaling. Yes, Lord. Yes, Lord. Ang tuwa po ako dyan. So, natandaan po natin yun. No? Yung ating established foundational pattern strategy po natin yun to produce this. Okay. Pag sinabi mong a disciple, ano pong definition natin? Ayon dun sa pinag-aralan po natin. What is a disciple? Ako ay isang disciple. Napaka general. Di ba? Too vague. Okay. Pag sinabing ako ay disciple, I am, if I am a disciple, ano ang perfect definition ng sinabi ko kanina? If I am a disciple. Oy, pumasok si Christian, bro. Thank you. Sige nga. A disciple is... What is a disciple po? Pag sinabing, I am a disciple. I'm a complete holistic disciple. Ano-ano po yun? Apat yun, di ba? Starts with the letter B. Believer. Believer. And then? Starts with the letter F. Follower. Follower. Starts with the letter Worker. W. Worker. Starts with the letter D. Disciple maker. Di ba? Disciple maker. Tama po? Tama? So pag sinabing, so ang uri ng disciple na gusto nating i-produce, kumpleto. Believer, follower, worker, disciple maker of Jesus. Biten, kapag, ay, ano lang siya, believer and follower. Biten, dapat idagdag yung pagiging worker and disciple maker. Bitin din pagka believer lang, follower lang, worker lang, hindi naman siya nagdi-disciple. Bitin din. Dapat ang uri ng disciple na gusto nating i-produce sa ating simbahan ay mananampalataya, sumusunod, nagasunod ng Panginoon, naglilingkod, nag-aalagan. Believer, follower, worker, disciple maker. This is a kind of a whole holistic definition ng pagiging disciple. Very good. So, chair 1, 2, 3, 4. Come and see. Susunod, follow me. Fish for men. Go bear fruit. Diba? Ang task mo sa chair 1, win for Christ. Task mo sa chair 2, build for Christian living. Task mo sa chair 3, equip for Christian service. Ang task mo sa chair 4 ay send out to be a disciple maker. Clear? Clear na po tayo doon? Parang klaro po tayo doon. Okay? So, balik po ako sa screen sharing ko, ha? Yan, balik lang po ako dito. Okay. Okay, andyan pa kayo, no? Please, have, focus tayo dito, no? Mahalaga lang ito, no? Yan, mahalaga po ito. Okay. So far, you are now, lahat naman kayo dito, no, nag-handle na kayo ng mga small group, di ba? Nagtutulong-tulong po kayo doon. Now, let me reintroduce this to you, paano gagawin po natin. Okay. So, how to facilitate a close group discipleship study. Ngayon, yung mga hinahandle po ninyo na pinagtutulong-tulungan ninyo from YA, YP, WM, women's, men's, ay mga close group discipleship study natin. Ngayon, you treat yourselves as facilitator. Facilitator ka. Hindi ka nagde-dominate, hindi ikaw lang ang nagtuturo,
hindi ka rin naman nag-spoon feed, you simply facilitate your close group discipleship study. So para sa inyo ito. Okay, andyan pa ba kayo ha? Okay ha? Now, ito yung pwedeng maging flow and program. Ito ang i-adapt natin na flow and program sa pag-facilitate natin ng ating mga ongoing close group discipleship study. Mapapansin nyo, dito sa red mark, ang sabi dito, applicable lang ito sa from chair 2 to 4, hindi siya applicable sa come and see. Saka na tayo mag-aral ng how to lead come and see open discipleship study. Saka na. Kasi ongoing natin ngayon mga close group discipleship study. Okay? Okay kay Don, no? Applicable lang ito again for chair 2 to 4, follow me, peace for people, go and bear fruit. Ayan. Siguro i-screenshot ko ito, papadala ko dun sa small group GC natin para naiintindihan ninyo. Okay? Para may copy kayo yung mga flow and program. Okay, to mahalaga ito ha. Guys, mahalaga ito. Okay, now. Start muna bilang start up ng inyong so anbawa, meron na kayong ongoing yung close group discipleship study nyo. Start up, parang introduction to begin with, dito nyo simulan by asking this question. Oh, what you are thankful for? May mga bagay ka bang dapat ipagpasalamat ngayon? So, start up, ito muna yung ginagawa nyo. Tapos, after that, tukuyin ninyo, is there any problems that you're facing today? Mag-share, no? Tapos, how can we help you? How can we help each other? So, magandang start up ito. Anong magkaroon ng tanungan, sharing, anong pinagpapasalamat, ano ang mga problemang kinakaharap, at paano magkakatulong-tulungan ang bawat isa. Di ba ang ganda? Magandang start up, personal kagad yung start up natin. Kumbaga parang outpouring ng mga situation natin, celebrating ng mga ipagpapasalamat natin, at camaraderie paano tayo magtutulungan. Magandang start up ito. And then, pagkatapos yung mag-start up in your close group discipleship study, start na kayo doon sa praying na for one another. Pray for one another. Huh? You pray for one another na. Di ba? Okay. After that, pagkatapos yung mag-pray for one another, the next thing is, kung okay lang, naka-online tayo, o kaya kung physical, pwedeng mag-play ng isang song inspirational, which ginagawa natin yun, di ba, sa Zoom natin. So, optional, pwede kayong maganda, pwede kayong mag-share ng mga song. No? Kung Zoom, Google Meet, pwede naman yatang mag-share ng song. Parang may time din of worship. Okay? Again, mahalaga ito, look back. Look back. Ibig sabihin, yung mga previous na pinag-aralan na merong assignment and application, maganda nire-review kung nagagawa nila. Listen carefully, mga small group, ha? Ito isa sa mga new insertion natin. I-re-review ninyo yung mga previous tasks. Kasi bawat discipleship study, di ba may mga application assignment na ginagawa. So, kailangan nire-review nyo yung pinapaalalahanan ninyo upang ma-develop yung accountability and obedience. Tandaan ninyo, napaka-low ng pagiging responsible ng mga tao. Kaya, because of that, kailangan ng mga dini-disciple natin na meron silang accountable partner na nagpapaalala sa, uy, ginawa mo ba yung application ng pinag-aralan natin last time? Kamusta? In-apply mo ba sa life mo yung mga napag-usapan natin? So, mahalaga yung looking back, review ng mga application and assignment para ika nga eh, they, later magkakaroon sila ng sense of accountability na, teka, kailangan kong mag-grow by applying ano yung mga natututunan ko sa small group namin. Kailangan matuto akong mag-obey dun sa mga sinasabi ng small group namin. Nakuha po ninyo, mahalaga po yung naglo-look back. Okay, looking back. Okay? So, magsisimula ulit tayo this January. So, pag meet nyo ulit next week, wala muna kayong looking back. Pero pag meet nyo on the next week, meron ng looking back, meron ng review,
ng mga accountability, meron na review ng task to develop accountability and obedience. Diba? Kasi mahalaga yun eh. Mahalaga yung ganun pong mga bagay. Okay? Tapos, this time, ang gagawin na, na nabigyan ko na kayo ng, nasanay ko na kayo last year dito na gagamitin natin DBS or Discovery Bible Study. Okay, so again, wrap up ha. Recap ha. Mag-start up, tanungan, sharing, tapos prayer for one another, tapos optional. Maganda, meron kayong song na pakikinggan. Tapos noon, look back, review ng mga tasks para matuto, para sila matuto, maging accountable at obedient sa mga napapag-aralan, sa natutunan. Okay? Mahalaga 'yon, ano? Kasi kailangan nilang mag-grow eh. So they have to be held accountable and they have to develop obedience dun sa mga pag-aaral natin para hindi lang nagpa-pass through yung mga yung kita nyo, no, parang ang daming naaatin ng small group pero hindi nag-grow kasi nga walang accountability and obedience. But this time, to equalize that, magkaroon tayo ng look back. Tapos pagkatapos nun, papasok na sa DBS. Tandaan ninyo, no? DBS, Discovery Bible Study. So ang atake natin dito ngayon, hindi na tayo magbibigay ng mga lessons. More on context versus pag-aaralan ng buong grupo. Ngayon, halimbawa, yung passage ibibigay niya ninyo ahead. Okay? Given ahead to the group yung verses or context to study. They themselves will study a week ahead. Okay? A week ahead. So, sabay-sabay kayong mag-aaral. Okay? Pag nagkita-kita na kayo, yung binigay na Bible study ninyo na kanya-kanya yung pinag-aralan, ibabahagi ninyo yung mga insights ninyo. Each of you will share. Together, magkakaroon kayo ng discussion. So, kaya nga kung ikaw ang, kaya nga facilitator lang tayo eh. Everybody are sharing. Wala nang magdo-dominate. Wala nang i-assign si ganito, i-assign si ganito. Lahat tayo nagba-Bible study. When we meet up, may kanya-kanya na tayong insights doon sa given ahead na materials. Tama? Okay, so pagdating sa Discovery Bible Study, una, gawin lang, basahin yung assigned passage. Halimbawa, John 3:16. Tapos noon, sharing of insights. Lahat kayo na pinag-aralan nyo yun sabay-sabay. A week ahead. Okay, in the sharing of insights, sa mga personal na pag-aaral natin, at ibabahagi natin during our group study, apat lang naman yung point to study. Okay? You ask the text, sino ang Diyos dito? Pangalawang study mo, sino naman ako dito sa tekstong ito? Who am I? Pangatlo, paano ito i-apply sa buhay ko? How it apply to me? So personal, di ba? Tapos, to whom I will share it, kanino ko kaya pwedeng ibahagi itong word that I have received today? So nakikita mo, holistic yung pag-aaral personally ng lahat ng member ng small group. Sino ang Diyos? Sino ako? Paano ito applicable sa buhay ko? At paano ko ito ibabahagi sa iba? Ang ganda, di ba? God, you, application, sharing. Yun ang mahalaga dito. So take note, napakahalaga ng DBS. Ito, actually, ito yung pinaka-heart ng bawat small group natin. Pagkatapos nun, pagkatapos mag-DBS, assignment and announcement kung meron kayong gagawin. Tapos, closing prayer. Okay? Ayan. Stop share ulit ako. Praise God. Ano ang tawag ng ano ngayon ang itatawag natin sa Bible study natin sa loob ng ating mga small group? Ano pong tawag? Hello there. Facilitator po. Yeah, facilitator tayo. Pero yung pinakatawag dun sa gagawin nating study, anong tawag dun? Discovery Bible Study.
DBS, Discovery Bible Study. Very good. Wine and Patty, DBS, Discovery Bible Study. Ano po yung mga, ito po ba ay ikaw lang ang magtuturo o lahat kayo ay magsishare? All. Lahat tayo magsishare. Yes, all ay magsishare. Tama po kayo. Ito ba, tapos, a week before, ibibigay natin yung passage, tama? Ayan. Ngayon, ano po yung apat na paraan ng pag-aaral ng Discovery Bible Study? Ano po yung mga itatanong ninyo? Ano po yung una? Who is God? Who is God? Pangalawa? Who am I? Pangatlo? How it apply to me? Number four? Who am I will share it? Yun, ang galing. Diba ang ganda, no? So, natututo tayo ngayon really to study the word, the Bible. Yun ang pag-aaralan natin ngayon. As everybody will share the insights. No, everybody will share the insights. Okay? Ano ang gagawin niyo sa pasimula? How do you start up? Magkakamustahan po. Paano to be thankful. Paano yung paraan ng kamusta? Salamat po. Paano ang dapat ipagpasalamat? Saan po kami nagpapasalamat? Saan kami thankful? Ano yung mga problems na kinakaharap ngayon? Tapos lastly, meron ba tayong paraan para makatulong? Very good, Kench. Bakit mahalaga yung looking back? Ano ba yung looking back? Accountability. Para ma-develop yung accountability, ma-develop yung obedience, tama. Kasi mahalaga yun eh, parang, kumbaga parang may teacher, ginawa nyo ba yung assignment nyo, di ba? Ganon din naman tayo, nag-aaral tayo eh. Uy, pagpasok mo, ready ka dapat, ginawa mo yung assignment mo. Kasi dinidevelop yung accountability and obedience. Okay, accountability and obedience. Okay, so, i-screenshot ko para yung dalawang slide na pinakita ko sa inyo, i-screenshot ko yun. Ngayon, ito na magiging assignment natin. Ano ang ating DBS, Discovery Bible Study? Okay, mga demons, meron namang representative both side, ano? Badet, nandito si Badet, nandito si Stricello, nandito si Wine, nandito si Pat, nandito naman si Sister Kate, nandito si Tris, tsaka si Ketch, kami nila Brother Louie, nila Brother Christian, nandito naman. Sino pa ba? As yung grupo nila, team, no? Nandito ka naman, ano? Okay? So, ready na kayo? Anong mga... So, 2 weeks tayo, may dalawa tayong linggo. Ito ang ating DPS, which ipopost ko na rin sa small group natin. For next week, ito, no? Pasulat nyo na, John chapter 15, verse 1 to 11. Yan ang ating DBS. John chapter 15, verse 1 to 11. On the next week, ito naman, John 15, 12 to 17. John 15, 12 to 17. Anyway, ipopost ko sa small group natin. So, ibibigay ninyo in advance. So, una, bigay nyo in advance, John 15, 1 to 11, this next week, ito yung pag-aaralan natin. Ha? Ano ngayon ang mga guide question? Who is God? Who am I? How does it apply to me? How it apply to me? To whom I will share? Yun lang. Tapos pagbalik nila, pag on the actual discipleship group ninyo, usap, sharing of your learning and insights. Okay? Ngayon, nasa sa inyo na paano nyo lang ililimit. Set at least mga 1 hour and mahigit lang dapat kayo. Para wag din naman masyadong hahaba. 1 hour is good enough. Simula hanggang sa wakas na. So, imamanage nyo lang. Siguro lalampas kayo ng isang oras, okay lang naman po yun. Alright? Any questions so far? Maliwanag po? Clear naman po, Pastor. Okay. Tapos yung mga hindi pa nakapag-submit ng spiritual journey survey, please
submit it to me, tapos i-evaluate ko yun, at magre-reply back ako sa inyo. Alright? Any questions so far? Alam niyo na yung mga gagawin ninyo. Okay. Yes. Right? So, again, for accountability and obedience, ginawa ninyo yung small group ninyo, yun lang naman ang usapan natin, di ba? Ipo-post ninyo yung group picture ninyo sa ating small group. Kaya bakit ating ginagawa yun? Para ma-develop sa atin yung accountability and obedience. I'm holding myself accountable with the small group and showing obedience to God with this small group. Alright? Okay? Okay kayo? Wala na tayong tanong? Wala na kayong tanong? Okay, quickly lang, siguro kailangan din po natin mag-reorganize ng mga officers po natin sa church this year. Okay? Lalagyan po natin ng mga tao itong mga position na to. Sino ang magiging nating men's coordinator, women's coordinator, YA coordinator, YP coordinator? Sino po ang ating maging secretary, treasurer, sino po sa music, of course, sa disciple making, at sino po ang mag-lead ng ushering? Okay. So, okay po kayo doon? No, yan po yung dapat po nating pupunuan. Again, ulitin ko lang, ano, maglalagay tayo ng men's coordinator, women's coordinator, youth alive, YA coordinator, YP coordinator, music, secretary, ushering coordinator, disciple making, tsaka treasurer. So, siyam po yun. Siguro ganito na lang po ang gawin po natin. We will begin praying muna this week. Tapos, kung sino po yung pwede po nating ilagay, pag-usap, saka po natin fill upan. Tapos, yung mga mabubuo nating mga coordinator, sila po yung magiging overall council ng simbahan para pag kami mga decision making, sila po yung pwedeng tatawagin po natin. Okay po ba kayo doon? Pwede po kayong mag virtual thumbs up or mag thumbs up. Okay po kayo doon? Okay po, Pastor. Oo, mahalaga kasi po 'yun eh. So itong mga coordinators na ito ang tatayo ding council para monthly pag may mga pag-uusapan, may mga decision making, etc. Sila po yung tatawagin. Okay, sila po yung tatawagin po natin. Siyempre sa disciple making, uy, nag-thumbs up si Christian. Sa disciple making, ako na po ang magli-lead doon. Baka sa music siguro si Sister Shelo. So kailangan po na sa treasure kasi natin nag-aayos ng konting kayamanan natin si Badet. Sayang maglagay sana kailanganin po natin ang secretary, ganyan. Sino lang yung magli-lead ng ushering, no? So dapat po mapunuan po natin ito. Siguro pray po muna natin baka mag-quick meet na lang tayo o kung sino yung mga i-assign po natin. Hindi na po muna natin gagawin. I just float the idea na kailangan po natin para sila po yung magiging council po natin. Once a year, kumbaga meron silang term ay once a year, one year term, tapos sa kanilang ulit tayo i-retain o meron tayong ililipat, meron tayong ibabalik. Okay po ba? So, meron kayong mga gifting, di ba? Gamitin kayo ng Panginoon. More than the small group, kasi ako personally gusto ko maging priority natin yung small group natin. Kaya mas doon natin yung tinututukan. But we have to make coordinator. Okay, listen carefully, no? Ayon sa pag-aaral, para mag-grow ang ating church, no? Meron tayong tatlong commitments. Gusto nyo malaman ano yung three commitments natin? Okay, para maging growing ang church. Una, ang mga member ng church ay merong commitment to attend corporate worship. That's number one commitment for us to grow. Sunday corporate worship. Kailangan committed kang umatin doon.
Pangalawa, another commitment for us to grow, committed ka to attend your small group discipleship weekly, no? At pangatlo, you are committed to use your gifts for the ministry. Yan po yung tatlong commitment natin for us to be growing. Committed tayong to attend corporate worship, midpoint, Sunday service. That's number one. Secondly, committed ka to attend your small group discipleship. Pangatlo, ginagamit mo yung gifts mo, yung spiritual gifts mo to serve the church and people. Yan. Pag ginagawa lang, mabigat ba? Hindi, ano? Actually, hindi mabigat, no? Ang commitment mo lang, yung mga corporate worship and prayer, meron kang small group attendance, tas ginagamit mo yung spiritual gifts mo. Leadership, teaching, di ba? Music, so on and so forth. Kapag itong commitment na ito ginagawa natin, guys, mag-grow ang simbahan. No? Napaka-basic, no? Napaka-basic niya, pero powerful po. Okay, so with that, maraming salamat. See you tomorrow po. Naka-Zoom pa rin po tayo dahil you know the situation. Magsisend na lang po ako ng Zoom link later. So kita-kits po tayo bukas 10:30 at ipopost ko po yung mga napag-usapan po natin, yung mga slides. I-screenshot ko po, i-share ko po doon para alam po nyo yung gagawin. DBS, mga passage sa pag-aaralan po natin. So, resume na po ang ating pong mga small group this week. Okay. Hello po, Mami Jinky. Hello po, Sister Jinky. Good evening po. Praise God. Hello po, hello po. Magandang gabi. Opo, opo, opo. Narinig naman po niyo yung mga napag-usapan na nakakarinig. Praise God, praise God. So, keep track sa ating small group. Use your gifts. No? Yung mga spiritual gifts po ninyo. Iba sa inyo, magaling mag-teach, mag-preach, may leadership, magaling mag-coordinate. No, you have your ministry, gampanan po natin yan. Tapos, always attend with our corporate worship and prayer. No, yun po yung sinasabi po natin dito. So with that po, marami pong salamat. At mamaya pong 9 o'clock, lilipat na naman ako sa panibagong Zoom. Yun na naman akong Zoom mamaya, 9 o'clock. Alright. Okay, so the Lord bless you. Let's close po in prayer. Salamat Lord for the inspiration and wisdom that you are giving unto us, Lord, upang mapaghandaan, mapaghusayan po namin ang aming pong small group disciple-making campaign, which is very crucial, Lord, in order for our church to grow in quality and in quantity. Lord, I pray for anointing, for inspiration sa mga volunteer na ito who are committing themselves, Lord, for the glory of your name, for discipleship, for our church ministry, O God. Salamat po at bukas, Panginoon, sa aming pong corporate Zoom worship, O God, your presence go with us. Guide and lead us, Lord, sapat na kapahingahan ay pagkaloob mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. God bless po.